please. Pero bago po ako magsimula, gusto ko po magpakilala ang mas punang kamay na hindi pa nakakakilala sa akin. Isa? Dalawa? O dalawa lang pala. So ibig sabihin eh, mamaya na kayo magpakilala. Madami. So ako po ay na-invite sa TXT. Share mo na ako ng konti. Okay lang ba? May ikaw ko ba doon sa likod? Welcome sa iyo. Pumasok dito. Ako po ay na-invite sa TXA way back 2005. So, una, may mga ganyang produkto. So, pag may nakikita kayong produkto, ano ba yung laman na nasa isip niyo? Magbebenta. So, paano yung tao mahiyain? Di ba? Kaya ba magbenta? So, in other words, negative sa akin yung unang implikasyon dito. Hindi po ako naniwala dito. So, dumating naman noong time na na-invite ako ulit sa DXN. Kasi po yung unang nag-invite sa akin, paano ko siya papaniwalaan? Dati siya yung security guard sa isang 7-Eleven. And every time na mawawalan siya ng pamasahe para papasok sa trabaho, ako po yung inuutangan niya. So pinakita niya po sa atin yung DXN, maganda, yayaman daw kami. Sabi ko sa kanya, kung gutom lang yan, kumain ka doon sa kusina, may pagkain doon. Diba? Sometimes pag close mind tayo, close mind, hindi talaga natin naiintindihan yung opportunity na ang tagal-tagal na palang pinapangarap din natin na dumating sa buhay natin. Kasi yung pagiging close mind natin, ayaw natin buksan. Napakami mas magandang opportunity pala na naghihintay at ito ang hinihintay. Para mas maunawaan mo siya at magawa. So, this time, palagay ko yung lalo na yung mga bago. Just listen. Wala akong mawawala sa inyo. Noong third time na hinihintay ako, yun na lang yung ginawa ko sa katulitan na naghihintay. I just listen. So, ang ginawa ko nun, binigyan ko ng pagkakataon yung sabi ko, makinig. Nakita ko naman maganda yung DXN. Pinaliwanag sa akin paano kumita. Lahat nakita ko maganda. Pero hindi pa rin ako sumali sa DXN. Kita niyo ba mo? Until one day, dumating yung time, as a breadwinner, as isa sa nag-work pa kasi ako dati nun sa Goldilocks. 9 years ako dyan. Tagal. Walang nangyari. Pero yung kumpanya, lumako, lumaki. Lumami sila. So nung nag-work ako doon, nung nakita ko, ang alam ko lang, pag may work ka, may pera. Tama ba? Pero pag may pera, at sumildo, hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung kinita mo eh. Sa dami ng babayaran. Tama ba? Oo, lalo na ngayon. Sabi daw, nadagdag ka ng magkari, nadagdag. Mukhang 33 pesos. Parang nakita ko sa dami yun. Live ka. So, pag kumita ka ng pera, maraming liabilities yan eh. Kaya yung makikita sa'yo, ganun pa rin. Kailangan trabaho mo ulit para kumita. Diba? So, galing ko ako, sino mo yung mga empleyado dito? May mga empleyado dyan. Galing kasi ako dyan sa ganyan. Kumbaga, napagdaanan ko yan at hindi ako dyan against. Nakatulong kasi yan para maitagid ko yung sarili ko. Hanggang dun lang yun. Itinatalig mo lang yung sarili mo, pero kung may pangarap pa, malamot talaga yung pangarap mo kapag nag-employ ka. Until the end, until the last day of your day as an employee, kung ang nakikita mo yung kinikita mo, let's say, 600 pesos yung per day mo, pag ito yung nakikita natin, talagang mai-enjoy mo yung maghapon mo. I-multiply pa natin yan, sabihin natin, 13 days ka pumasok. Kung yan ang 13 natin ha. So 13 days yan, 18, 11, 27,000. Tama ba? 6? 7,800? 12?
15 days. 13 days. Diba? Ito yung 15 days. Kung nakikita niyo ito, malaki sa inyo. Ako, hindi ko makita yan ngayon. Kung nakikita ka ng 600 pesos per day, at ikaw ay single, pwede. Unlimited load ka na yan. Hanggang doon lang yun. Kasi kakain ka, mamamasahin ka, uupa ka ng bahay. Tama ba? Yan po yung buhay ko sa Goldilocks. Pero nung nandun ako sa Goldilocks, I just have my monthly salary noon kasi ako po ay isang OIC ng isang malaking security agency. So way back 1991, 12,000 isa doon nun eh. Sa loob ng isang buwan, hindi pa rin kaya. So, reality in life po, noon po nakita ko yung EXN at nakakita ako ng bata, ayaw ko talaga yan. Kasi po yung mga taong kontento sa kinikita, hindi sila doon pa-open para pansinin yung opportunity. Tama ba? Yes. Lalo na pag walang pangarap yung tao. Yes. Taas ka na may mga pangarap ka. Diba? O, magkwentahan lang tayo yung pangarap mo. Mga 1,000 na. Mga 1.5. Kung 600 ang sweldo mo, kaya? Yeah. Kaya yun? Yeah. O. So, kung ba yung utak mo ngayon, kinukondisyon ko na para pag nagsalita yung speaker dito mga kayo, mas magunawa ka na. For the third time invitation sa akin ng DXN, ayaw ko na naman yan. Alam niyo, meron pa pamilyenda, may pakatipa. Ayaw ko pa rin. Bakit? Kasi ang tao, pag walang paniniwala, na pwedeng mabago yung buhay niya, anong nasa isip niya? Ano nasa isip ng gano'n? Lalo na din nagdududa. So, ibig sabihin, negative siya. Pero bakit may mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Mayaman sila. Yes. Bakit? Hindi pa sila pogi, no? Hindi pa sila magagalita. Pero naniniwala kayo pag nagkakapera kahit hindi pogi, pumupo. Yes! Kasi yung laman ng utak natin is
kinakailangan. Kung ano yung kaya lang natin, yun lang yung nagagawa sa Lord.